What's up guys? This is Uncle Gus. Ngayon po ay mag-unbox tayo ng item na nabili ko sa Shopee. Tara na at buksan na natin. Let's go! Ayan na guys, ito po ay isang condenser mic, the VM900 condenser microphone, full set with VFS sound card for studio recording. Bali, ang price po niya sa Shopee store na binilan ko ay 1,080 pesos. Bali, budget mic lang naman to guys. Tingnan lang natin kung maganda ba yung quality. Okay guys, tingnan na natin kung ano yung laman sa loob. Bali, ito guys yung guitar string scrubber fingerboard rub cleaning tool. Ay hindi po to kasali guys sa set. Bali, nilagay lang to kasi isang sealer lang yung pinagbilhan ko. Tapos ito ring acoustic guitar string set, 53 pesos, hindi din to kasali. Pati din tong portable rolling capo na nabili ko for 79 pesos only. Ito yung kapo na i-slide mo lang guys pag mag-change fret ka. Kaya madali itong gamitin. Okay guys, bali ito na yung ating full set ng VM900 at saka VFS sound card. So una ay itong ating dalawang pirasong accompaniment cable. Ito yung ginagamit sa ating live record at saka sa accompaniment or sa monitor natin guys. Ito rin yung power cable natin for charging para sa ating VFS sound card. Ayan guys. Then ito yung ating microphone cable guys. Bali 3.5mm yung adapter niya. Kaya bumili rin ako ng itong kuan. Female adapter na may 3.5 to 6.35 para halimbawa gamitin natin yung ating condenser microphone sa normal na dynamic mic na connector. Then ito na yung ating VM900 condenser microphone. Ito naman yung ating scissor arm bracket. Metal siya guys. Mukhang matibay naman. Sana matibay nga. Ito naman yung ating table clamp guys. Ito yung ikukunik natin sa ating bracket. Metal din siya guys. Then itong ating metal blowout net cover. Ito ay parang filter siya guys, para maiwasan talsik yung laway. Then ito naman yung shockproof plastic bracket para sa ating condenser mic. Parang plastic lang siya guys. Then ito na yung ating VFS sound card. Yan guys. Itong VFS na sound card guys ay upgraded na version ng V8 sound card. So ito bali yung comparison niya. Bali yung sound effect niya na button ay 16 compared sa 12 na V8. Then mataas din yung capacity ng battery niya. Then yung kanyang exterior ay metal. So matibay to guys compared doon sa V8.
Then kagandahan din may noise cancellation na din siya. Ang kagandahan din ito guys, meron na siyang one click mute microphone. So ibig sabihin, halimbawa mga instances na nag live streaming ka, na kailangan mo i-shut off agad yung audio ng mic mo. So meron na siyang direct button, hindi mo na kailangan mag lower pa ng volume ng mic mo para ma-mute yung audio mo. Then meron na din siyang voice changer guys, from male to female or female to male. Ang bali ang downgrade lang na nakikita ko guys is yung dynamic mic, hindi siya pwedeng makonek ng dynamic mic, hindi tulad sa V8 na sound card na pwedeng makakonek ang dynamic mic. So yun lang naman guys ang nawala sa kanya compare sa V8 na sound card. So ito condenser, pwedeng dalawang condenser mic yung gamitin, tapos headset. Then monitor accompany, pwede rin sa dalawang live or record. Ito dito ka magre-record, i-connect mo yung recording mo dito sa live 1 at saka live 2. O halimbawa mag-live streaming ka, dalawang camera yung gamitin mo. So pwede siya dito live 1 at saka sa live 2. So yun lang naman guys. Salamat sa panonood. Next video natin ituturo ko sa inyo kung paano mag-setup. Okay guys. God bless.